Mula Madrid, Spain, lumipad papuntang Pilipinas sina Pilar Lafuente at Alberto Bello. Halos apat na taon din nilang hinintay ang pagkakataong ito. Ang makaharap ang tatlong pulis na inaakusahang pumatay sa kanilang anak na si Diego noong Enero 2020 sa Siargao. Sabi ni Alberto, mahirap para sa kanilang makaharap ang mga pulis, pero kailangan nilang makita ang kanilang mga mukha. No sé hasta qué punto, porque no soy capaz de meterme en la cabeza de una persona. Sabi naman ni Pilar, hindi niya lubos maisip paano napatay ng tatlong pulis ang isang taong alam nilang inosente. Turista nang dumating sa Siargao si Diego noong 2018, pero nanatili na siya sa isla at nagtayo ng mga negosyo. Ayon sa mga pulis, nahuli umuno siya alauna ng madaling araw ng Enero 8, 2020 sa isang by-bus operation sa labas ng kanyang bahay sa General Luna sa Siargao. Nanlaban umano si Diego kaya napatay. Siya umano ang number one drug personality sa Caraga region at nakuha umano sa kanya ang isang kalibre 45 baril at 8 gramo ng cocaine. Pero sa investigasyon ng Commission on Human Rights at National Bureau of Investigation, lumalabas na walang baril si Diego. Itinanggi rin ng PIDEA Region 13 at ng mismong barangay na sangkot sa droga ang dayuhan. Ayon sa NBI, pinalabas lang na nanlaban si Diego. 6 na tama ang tinamo nito at ang panghuli, ayon sa NBI, habang nakaupo o nakahiga na siya. Kinatigan ng mga prosecutor ng Department of Justice ang resulta ng investigasyon ng NBI. Sinampahan ng mga kasong murder at planting of evidence sina Police Captain Wise Vicente Panuelos at Police Staff Sergeants Ronel Pazo at Nido Boy Cortez Marso noong nakaraang taon. Tumaging magbigay ng pahayag sa ABS-CBN News ang mga akusado. Sir, na may kasulti, sir, sa buwan? Sir, the case is already in the court. Es como un sueño que no acaba, una mala pesadilla. Umaasa ang ama ni Diego na mahahatulang guilty ang mga akusado. Tinawag niya na isang bangungot ang nangyari sa kanyang anak. Mag-aapat na taon na ang kaso pero nagsisimula pa lang magpresenta ng ebidensya ang prosekusyon. The problem is hindi sila mahanap. It was I think more than a year after the indictment that they surrendered. Nangako ang Spanish Consulate General at ang European Union delegation na tututukan ang kaso ni Diego. Kamakailan lang nanawagan ng European Union sa Pilipinas na imbestigahan ang mga kaso ng extrajudicial killings at makipagtulungan sa International Criminal Court para mapanagot ang mga nasa likod ng mga pagpatay. Ang kaso ni Diego ay isa sa higit 50 kasong ibinandera ng Pilipinas sa ICC at Human Rights Council bilang patunay na may ginagawa umano ang bansa para imbestigahan ang mga patayan sa drug war. Mike Navallo, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.